Kamusta mga tol? LeBron James, naku po, ang habang video nito. Complete breakdown. Kapag hindi to kompleto, magreklamo ko sa barangay ha. One of the best player ngayon sa buong mundo sa napakatagal na panahon na. Supot pa ata ako, magaling ito si LeBron eh. At ang isa sa nagdala sa Lakers sa championship, itong nakaraang season lang. Gaano ba talaga kagaling ito si LeBron James mga tol? Complete player ba talaga siya? Walang weakness o meron ba? Yan ang i-breakdown natin ngayon. Pero bago yan, pa-like and subscribe sana mga tol. Salamat. Check muna natin averages ni LeBron this season. 25.4 points, 7.9 rebounds, 7.9 assists, 1 steal, 0.6 blocks, 3.7 turnovers, 51.3% sa field goal, 36.8 sa 3 points, 70% naman sa free throw. Halos parehas lang ng stats niya last season, except sa mga assists na bumaba from 10.2 to 7.9 na lang this season. Mostly dahil kay Schroeder yan mga tol na tumutulong sa playmaking duties this season. At ang matindi dyan, pang-18 season na niya to mga tol. Simula pa ng second season niya, ganyan na halos palagi yung stats niya eh. Literal na class S na halimaw tong mamang to. Kalevel na ng Ryzen at Yomi, mamaw talaga eh. Shot chart niya yan. Ito pa yung isang mabigat kay LeBron mga tol eh. Through the years kasi, na-develop yung outside shooting niya, di ba? Kaya kahit saan sa court, tumitira yan eh. 98 out of 266 sa 3 points, 36.8%, maganda yan. 290 naman out of 490 sa 2 points, 59.2%, ang bigat, di ba? Labang lang ako ng konti dyan eh. Kung galing-galingan pa niya ng konti, baka makapantay na yan sa akin. Doon muna tayo sa medyo unique na trait ni LeBron mga tol, yung tinatawag nilang point forward. Small forward kasi talaga yung posisyon niyan, pero sa opensa, kadalasan, siya yung may hawak ng bola at nagtitimon. So acting point guard na rin. Pero may sense naman yan eh, kasi maganda naman yung IQ ni LeBron. Siya pa nga yung naging assist leader nung nakaraan season, di ba? With 10.2 assists per game. Kung matagal ka na nakakapanood ng mga laro ni LeBron, siguradong alam mo na marunong naman talaga yung masa yan eh. Siyempre, yung depensa nakatuon sa kanya, di ba? Magaling sa opensa yan eh. Tapos, kadalasan, surrounded si LeBron ng mga shooter sa tres. So, every time kukuyugin niya sa gitna o kaya na-drive yan, maraming pagkakataon, nalilibre yung mga shooter sa tres. Minsan pa nga, kahit last shot na, di ba? Nalilibre yung kakampi niya, ipapasa pa rin niya, di ba? Etong trick na to ni LeBron, actually, ang dahilan, kaya isa siya sa pinakamagaling na naglaro ng basketball. Mas magaling lang ako ng konti rito eh. Tapos yung flexibility niyan, 6'8", 250 pounds at kaya maglaro ng apat na posisyon. O huwag yung sasabihin sa akin na kaya rin maglaro at magiging effective din si LeBron na sentro ha. Sobra lang kayo sa tagay eh. Unique yung si LeBron sa ngayon mga tol. Mangilan-ngilan lang sa NBA yung ganito kalaki, ganito kabilis, kaya pa mag point guard. Closest syempre dyan, si Ben Simmons na pinsan ni PJ Simon. Ang isa pang maganda dito kay LeBron mga tol, yung athleticism niya. Hindi nawawala eh, 36 na yan diba? Dati naalala ko pa bago mapadrop yan, tinuruan ko pa yung magdunk eh. Tapos hanggang ngayon, 36 anyos na, halos ganun pa rin eh. Siyempre, mas athletic siya nung bata pa siya. Mas magaan pa kasi siya noon. Pero isipin nyo mga tol ha, 36 years old na to, 36 din si Carmelo eh. Si Blake Griffin, 32 years old pa lang. Halos takwarents na ako mga tol. Pero talagang lamang na lamang sa amin si LeBron kung athleticism lang ang pag-uusapan. Kadalasan pag ganyang edad, di ba? Wala na, pa jump shot na lang sa Gedley, di ba? Eh si LeBron, ayan o, parang tipaklong pa rin eh. Ganyan-ganyan din ako magdang kapag tulog eh. Tapos pati yung bilis, mabilis pa din o. Tingnan nyo tumakbo yan. O di ba? Ang bilis, di ba? Parang sinisilihan ng puwet sa bilis eh. Ganyan-ganyan din ako kabilis tumakbo kapag taing-tain na ako eh. Pero ayan siya o, ang tulin pa rin kahit hindi naman natatae. Ulitin ko ha, 36 anyos na yan. Nung 36 na ako, mabagal na ako nun, puro extra race na eh. Si LeBron, one of the fastest pa rin sa NBA. Malamang bakal ang ulam niya si LeBron eh, kaya parang bakal din yung katawan. Tapos balita pa sa akin ng chismosa kong kapitbahay, malaki daw talaga yung ginagastos yun sa katawan niyan mga tol. $1 million daw per year? Diyos ko day! May sarili pa rin yung nutritionist tsaka chef? Imba! Ikaw na! Kaya pala hindi nakakabayad ng utang sa akin tong mokong na to. Ang tagal na may utang sa akin yan eh. Kung ano-ano pala pinagkakagastusan, tuwing sisingilin ko siya pagalit ayaw magbayad eh. Pero no much siguro sa labas takbuhan mga tol. Doon sa mga mandarukot sa Quiapo, pag tumakbo yung mga yun, halos hindi na sumasahid sa lupa yung paa. Hindi mo talaga maaabutan eh. Tapos meron mga go-to move niya si LeBron mga tol. Ito yung una eh, yung fade away. One of the hardest shots in basketball. At kung papansin nyo, yung mga kilalang scorer, di ba? Madalas talaga nila ito gamitin. Kasi mahirap yan butatain. Si Jordan, si Kobe, si Nowitzki, si Durant, si Wade, Kawhi. Puro magaling yan sa fadeaway. So madalas, makikita natin ginagamit din ni LeBron itong fadeaway. Lalo na kung galing siya sa mga poste. Pepeke ng pihit, biglang fadeaway ngayon.
Mahirap makashoot sa ganyan pero masarap. Mahirap din butatain. Pag yan si LeBron nag-fade away dunk, malamang bibilib na talaga ako dyan eh. Tapos yung spin move, di ba? Galing sa medyo mabilis na takbo, biglang pipihit, sabay lay up. Pasok! Ang mahirap dyan, yung maiwasan yung traveling eh. Pero mukhang okay naman yung mga speed moves ni LeBron. Hindi naman traveling. Ang hirap bantayan niyan mga tol, sa totoo lang. Dati-dati sa mga liga, kapag pumipihit ng ganyan yung bantay ko, pinapatid ko na lang eh. Ayun, diretso sa mga hilot. Lalo pat ganyan kakalaki, tapos ganyan kapakabilis mag-speed move. Eh wala na, GG na yan. Bigay nyo na pusta. Nabanggit ko hindi nag-traveling yung speed move ni LeBron, di ba? Dito naman tayo sa toong traveling na hindi natatawagan. O labas mga bashers, yariin na natin to. To be fair mga tol, sa dami ng pinanood kong laban ni LeBron para magawa tong video na to ha, limang traveling lang na hindi natawagan yung nakita ko eh. Well kung mabilis ka kasi kumilos, superstar ka pa, nakakalusot talaga yan minsan eh. Ikaw lang naman tol yung mahigpit sa traveling kaya marami ka nakakaaway eh. Huwag mo akong pakialaman ha, pag traveling, traveling. Tuloy natin sa opensa, yung mga drive to the basket. Si LeBron mga tol, hindi naman talaga flashy mag-dribble, di ba? Hindi mo makikita kay LeBron yung mga buhat mundo na crossover ni Iverson. Pero, malakas pa rin sumalaksak? Paano nangyari yun? Eh kapag ganyan ba naman kalaki ang katawan mo, ganyan kakabilis, matalino ka pa, malaki pa itlog mo, makakadrive ka talaga eh. Lamang sa physical attributes, sabi ko nga di ba, 6'8, 250 pounds. So ngayon, kapag mas malaki yung pinagbantay mo kay LeBron, para masabayin yung height niya, di ba, 6'8 eh. Mas mabilis naman si LeBron, so makakadrive pa rin siya. Pag gumamit ka naman ngayon ng mabilis din para makasabay naman sa bilis, malamang naman mas malaki naman si LeBron, kaya kayang-kaya niya ngayon bakulawin sa loob. Ang hirap, di ba? Mangilan-ngilan lang sa NBA yung ganyan na kalaki, ganyan pa kabilis, konti lang mga tol eh. Yan lang yung lamang talaga sa akin ni LeBron eh, mas malaki sa akin yan oh, mas malaki lang yung utin ko. O yan, nabanggit natin kanina yung pamamakulong ni LeBron sa loob, di ba? Isa pa yung problema ng defenders mga tol. Namamakulo kasi talaga to si LeBron eh. Tawag sa amin dyan, nang mamama. Kapag yung kalaban mo mas maliit sa'yo, gamitin mo yung laki ng itlog mo. Banggain mo ng banggain hanggang tumalsik. At ganun din si LeBron mga tol. Alam niya kasi na mas malaki at mas malakas siya. Kaya talagang minamama niya yung bantay niya. O yan oh, nagpakita na lang muscle, di ba? Magbuhat ka pa ng kote tol para lumit pa yung itlog mo. Minsan pa, binibigyan pa yan ng mga screen para magkaroon ng switch. Tapos, wala na, mismatch siya lalo yun. Biyahe na yan. Eto mga tol, yung palagi kong hinahanap sa mga players, yung namamarako kasi doble yung epekto niyan eh. Pag yung bantay mo, binarako mo, nakaranas ng barasuhin mo siya, medyo magkakaroon ng konting takot dyan kasi malalaman niya, isipin niya palagi, kayang-kaya mo siyang barasuhin eh. At itong si LeBron, isang certified na barako sa loob. Tapos nagagawa niya yung mga drive at pumubuli, lalong-lalo na sa mga isolation. And this is one of the reasons kaya puro shooters naman yung mga kasama niya. Ang sabi nga nila, di ba? LeBron makes his teammates better. In some way, tama naman yan. Makakakuha ka ng open shots kasi na-attack ni LeBron yung depensa eh. Tapos nandun din yung leadership niya, kaya matuturuan ka rin niya or makikita mo kung paano siya manguna sa isang team. Pero para sa akin, double-edged yan mga tol. Kung ikaw ay isang aspiring na maging star margarine, you don't want to play with LeBron James. Kapag kakampi mo si LeBron, most of the time, sino ba may hawak ng bola? Si LeBron, di ba? Eh paano kung ngayon magpapasikat sa jowa mo kung nag-aantay ka lang ng pasa kay LeBron? Eh malamang, kay LeBron magpadali yung jowa mo, hindi sa'yo. Ang hirap, di ba? Abangers ka lang eh. So isa ito sa mga weaknesses ni LeBron dahil nga halos palaging nasa kanya yung bola eh. Mas maliit ang chance na merong star na ma-develop while playing with LeBron. Kaya yun, tinetrade yung mga bata kahit na merong star potential para makakuha ng mga veterano na handang tumanggap ng ganyang role. Then yung isang maganda kay LeBron mga tol, yung na-develop niya yung outside shooting niya. Primarily yung mga 3-point shots. Nalalan nyo ba mga tol, dati finals diba? Cubs versus Spurs? Wala eh, winalis diba? Hindi man lang pinatikim ng lumpia Shanghai, pinaalis na eh. Huling-huli kasi ng Spurs yung weakness ni LeBron. Na yun na nga, yung outside shooting. Pero after that, na-develop kaagad ni LeBron yung outside shooting niya. Gumaling bigla sa 3 eh. This season, 98 out of 266 sa 3. For 36.8%. Sa karir niya, 34.5% sa 3. Acceptable naman yung percentage na yan mga tol. Medyo marami siyang tinitira sa 3 points kada laro this season. 6.5 na tira kada laro at 2.4 dyan ang pumapasok. Sa buong karir niya, this season na yung pinakamaraming tinitira niya sa 3 kada laro. It just shows yung confidence niya nandun na para tumira sa labas. At diba, yan naman yung kadalasan ang nangyayari sa mga medyo tumatanda ng player, diba? Nagiging outside shooter, nababawasan na yung mga drives. So yan, pati midrange game, meron si LeBron eh. Kasama na rito yung mga fadeaway kanina syempre. Midrange din yun.
Ito actually mahirap kay LeBron mga tol. Naalala nyo ba yung video natin kay Balbas tsaka dun kay Clarkson? Puro 3 points at sa loob lang tumitira para mas efficient, di ba? Pero para sa akin, oo mas efficient yung ganoon. Pero yung ganitong may mid-range game, ang sa akin yung mas effective naman. Mas mahirap ka bantayan kung kahit saan sa court pwede ka tumira. Hindi tulad nung puro 3 ka lang tulad ni Balbas. Tapos pag hindi titira sa 3, diretso drive ka na. Eh yung depesa, syempre alam niya yung gagawin mo eh. Alam niyang sa loob ka na lang titira, di ba? Eh kung meron kang mid-range game, mas mahirap yan para sa depensa dahil anytime pwede ka mag-pull up bigla sa mid-range. So advantage ito para sa offensive player. Eh paano naman ngayon kung wala kay LeBron yung bola? Effective pa rin ba siya? Actually, hindi yan masyado gumagalaw kapag wala sa kanya yung bola unless kasama sa play yung mga cut. Pinaka-effective si LeBron kapag siya yung may hawak ng bola pero less effective siya kapag wala sa kanya yung bola. Ano bang ibig sabihin yan? Weakness ba yan? Medyo lang mga tol. Yung mga cut ni LeBron, timely lang eh. Kapag dumrive na yung kakampi niya, tsaka niya sasabihan ng cut. Pero hindi masipag na parang role player na puro cut ng cut. Pero para sa akin, isang weakness ito ni LeBron kasi paano kung mahihina yung kakampi ni LeBron, di ba? Sigurado double team na lang siya, di ba? Para palagi na lang niya papasa yung bola. Tapos anong gagawin niya? Tatambay na lang? Remember Lakers 2 years ago nung wala pa si Davis? Same scenario, di ba? Tapos, eto na siguro ang pinakamahinang parte ng laro ni LeBron, yung free throw. 70% lang this year at 73% lang sa buong karir niya. Naglalaro lang palagi dyan yung free throw niya sa 70%. Sayang kasi, di ba? Maraming beses napapawal si LeBron kada laro, pero 70% lang yung free throw niya. Acceptable naman yan mga tol, pasang awa yan eh kumbaga sa school. Pero talagang struggle si LeBron sa free throw. Kung maalala nyo mga tol, sobrang dami na yung ginamit na free throw routine, di ba? Para masubukan niya siguro kung saan siya buenas. Pero wale, 70% pa rin eh. Compare natin sa ibang superstar ha. James Harden, 86% sa career. Durant, 88% sa career. Kyrie Irving, 88%. Steph Curry, 91%. O di ba? Medyo malayo yung 73% ni LeBron sa kanyang career kaysa sa ibang mga scorer sa NBA. Tapos minsan, dun pa sa mga crucial pa nagmimintes. Kaya ako sinasabi na ito na siguro yung pinakamahinang parte ng laro ni LeBron. Hindi nga yan nananalo sa akin sa 21 eh. Palaging ubos ang pera sa akin yan kaya ang laki ng utang sa akin eh. Dito naman tayo sa paborito ng mga bashers. Third overs! Labas mga bashers! Pagkakataon na natin to! Yariin na yan! Top sa lahat ng players ng total turnovers with 4,576 sa career. Number 1! Well, kung palagi namang nasa iyo yung bola, diba? Tapos 18 years ka na naglalaro, kadalasan nasa playoffs ka pa. Mangyayari talaga yan eh. Sipin nyo na lang ha, second dyan si Karl Malone, third si John Stockton, fourth si Kobe Bryant, o diba? Ang tatagal din niya naglaro sa NBA, palagi rin sila yung may hawak ng bola, so normal lang talaga yan. This season, 3.7 turnovers per game itong si LeBron. And take note, pang-anim siya sa lahat ng players sa NBA. Top dyan si Westbrook with 5 turnovers per game, Papa Luka, Trae Young, 4.3, si Balbas, 4.1, at si Giannis Antetokounmpo, 3.8. So mas madalas mong hawak ang bola, syempre, mas madalas din maka-turnover ka. Siya lang ang gusto ko talagang sabihin dito sa mga turnover eh. Tapon ang sabaw! So yan, tapos na tayo sa opensa. Depensa naman tayo. Sa rebounds, 7.9 rebounds per game this season. Pero 0.6 offensive rebounds per game lang. So most of the rebounds niya galing sa defensive rebound. Pero again, sayang no? Kasi ang naiisip ko dito, si Rodman halos same height lang eh. Mas magaan kay LeBron at mas athletic naman si LeBron. So bakit si Rodman ang hari ng rebounds at si LeBron 7.9 rebounds per game lang? It's all about effort mga tol. Kahit na mas equipped si LeBron sa physical attributes kaysa kay Rodman, ang malaking pagkakaiba kasi si Rodman ang ulam, rebounds lang. Si LeBron ang kinakain, Jolly Super Meal A. Gets nyo? So lahat ng effort ni Rodman nasa rebounds. Kay LeBron naman, hati-hati sa iba't ibang bagay. Kaya kahit na mas equipped siya kay Rodman para rumibound, 0.6 offensive rebounds per game lang siya at total 7.9 rebounds per game lang. Eto pa, pati itong steals at blocks, medyo mababa ngayon eh. Nung second season ni LeBron mga tol, 2.2 steals per game. Tapos every year, pababa na yan ang pababa hanggang this year. 1 steal per game na lang eh. Yung blocks, about the same naman every year. So bakit bumababa yung steals per game? Kahit yung mga chase down blocks, wala na ako nakita this season eh. Ang nakikita ko dyan mga tol, ganito kasi yan eh. May mga tao na kapag kumakain ng chicken joy with rice, yung ginagawa nila, inaalis nila yung balat. Tapos ilalagay nila sa isang tabi at huling-huli nila yung kakainin. Gravy at kanin lang, katalo na eh. Save the best for last. Ganon din si LeBron this season mga tol. At ganon din ginawa niya last season. Kumbaga,
Alam niya kasing medyo tumatanda na siya, so nire-reserva niya yung 100% ng spiritual na kapangyarihan niya sa playoffs. Dito sa regular season, tingin ko mga 70 to 90% lang, just good enough to get them wins para makapasok sa playoffs. Then kapag playoffs na, saka siya ngayon mag-aalataguro. Sa akin palagay, ako talaga ay nagtataka kung anong pinakain ng nanay nito kay LeBron eh. Parang maging ganyan yung katawan, parang gawa sa bakal eh. Tapos ibang klase din yung IQ, kompleto siguro sa bakuna to at tiki-tiki plus. Si LeBron na probably ang pinakamalapit sa isang complete player. Pero hindi pa rin talaga complete. Kasi syempre meron pa rin weakness eh, tao lang eh. Eh meron ba kompleto? Meron ba dyan? Meron! Sentro mo, complete from A to C. Mang inasal halo-halo, kompletong sangkap-sarap. Pero seriously, walang kompletong player sa basketball. Si LeBron talagang magaling. Pero hindi ganun kagaling sa steals, blocks, offensive rebounding at free throw. Marami ring turnovers. Kung complete yan, wala na akong masasabing pangit dyan, diba? Try nyo sa ibang channel mga tol, malamang complete yan dun eh. Puro-puro lang yung gagawin kay LeBron. Pero dito sa channel ko, kahit siguro nakadalawang case ng beer na tayo, malamang ganito yun eh. Yeah, pare, yung jowa ko. Pare, yung jowa ko, mahal na mahal ko yun, pare. Kaso pare, okay nang. Pare, yung bruhang yun, makataya ang egos, pare. Nagpa-jombag kay LeBron eh. Pok-pok pala, pare. Si LeBron, napakataas ng kumpiyansa, alam paano gamitin ang advantages niya kagaya nung size niya, strength at speed, na-develop ang outside shooting, malakas at matibay ang katawan, nangangalabaw, mayroong mga go-to moves kagaya ng mga fadeaway tsaka yung spin moves. Tapos mabilis pa rin, athletic pa rin, magaling mamasa, minsan tinatamad dumipensa, nambubuli at kaya talagang pangunahan ng isang team. Kapag nasa team mo si LeBron, ine-expect ng mga tao at least makakaabot ka sa finals dapat. Minimum yun ha, ganun siya kagaling. Kahit sa NBA 2K mga tol, 13 times ng pinakamataas na rating si LeBron simula pa nung NBA 2K12, year 2012 pa yon ha. Si LeBron na ang highest rating hanggang ngayon. 430 na ang TV na, si LeBron pa rin yung highest rating. So hands down, si LeBron na ang closest sa isang complete player sa basketball. Pero syempre, hindi pa rin complete, tao lang tayo eh, walang complete. Shoutout kay Macarius Vlog, Jimboy Cañaveral, Odelio Apsay, Rebobit Miracle, Ravens and Place, Miko Mangkaw, Jod Canlas, Gas King, Jay Arca, Edwin Badayos, Princess Galang, Joseph Laurente, Yan Yana, Janric Ibanez, F. Valdez, Redentor Barrios, Arvin Silongan, Drode Basbas, Costan Sierra Tadipa, Hanep Boy, Nataniel Estrellado, Part Sugot, Mix Dewey Gozun, Brian Bautista, Felix Paracatos, Precious Tea House, Charles David Sevilla, King Time Zone, Michael D, Francel Camansi, Daryl Cao, Jan Astrid Juan Singh, Jerome Torrejas, Ernilio Solis, Rickson Antipala, Andre Marcalamba, Ray Allen Delara, Alan Ray, Vincent Asetre, RLGD Pops, Tony Carmen, Smith Abad, Tolitz TV, Rap Indino, Noel Cuevas, Angelica Balatigo, Bernard Benito, Jupet Castro, Marjon Ruiz, Railing 23, James Javier Whitey, Ren, Reg Cabug, Wilbert C. at Segal Tumakin. O ang baga, piso-piso pang ice tubing man lang. O kaya kahit like lang, pwede na rin yun. O yan mga tol, kita-kits ulit tayo sa susunod na breakdown. Don't forget to like and subscribe sana. Salamat mga tol.